2 hours na lang yun eh. Okay, ito true story talaga to ha. Talaga ito. This is what, yeah. This is a true story. So, alam mo yan, yung mga ganyan, na trauma na ko niyan. Kaya ayoko na mag friend ng mga babae talaga. Okay? Maliban na lang kung ikaw minyo ka, okay, mag-asawa kayo. Kasi sa experience ko talaga, parati akong pinagkamalan. Alam mo yung mga babae, hindi kasi ako nagpi-flirt eh. Yung mga lalaki nagpi-flirt, okay? Hindi na lang mag-boyfriend. Okay, mas gustuhin ko yung, mag-asawa na talaga ganyan-ganyan. Okay, kasi this is what happened to me one time. Napaka-seryoso ko doon sa lamisa. Napaka-seryoso ko talaga naggawa ng inventory. Gagawa ng report doon sa trabaho ko. At saka gumagawa ako ng mga project ko sa school. Bigla lang akong binato ng teddy bear. Alam mo doon, binato ako ng teddy bear doon nang galing sa hagdan. O na, di pinagulat ako. Tapos pagdating ko sa gamit ko na scatter yung gamit ko. Kasi ang laki ng teddy bear na binato sa akin kasing tangkad ko. Oh no, half my size. Ganun na tinibir ang tinapon sa akin. Tapos yung ganun ako sa ano, yung kasama ko sa work na babae, si Jinjin yung pangalan niya, taga Bugo, Cagayan de Oro City. Ay, hindi naman siya nanood siguro dito. I don't know kung buhay pa ba yun, di ba? Hindi natin alam. At saka yung boyfriend niya, ano ba yung pangalan ng boyfriend niya, si Chester. Yan, Chester. Wala ako talagang, alam mo, hindi ako nagmamalis. Alam mo, wala. Kung hindi ko sila narinig nag-away, ako pala yung binag-awayan nila, hindi ko alam. Narinig ko na, gapakyut do yung boyfriend. Ikaw, nadunggan ako nga, oh, gapakyut po kang Marion, anal. Gapakyut kang Marion, gabalo mo ko na kay gusto kay Marion, anal. Nadunggan ako akong pangalan. Narinig ko yung pangalan ko, doon sila nag-away sa kwarto nila. And then, alam ko, dabog-dabog. Tapos, lumabas yung babae, binato ako ng teddy bear doon sa baba, sa lamisa. Hindi yun yung hagdana namin. Table na, ganito, dito ako eh. Pagbatuhin mo ako ng teddy bear galing sa taas, talagang sampak doon sa table na yun. Talaga sa akin talaga tumama. Eh yun, kinaladkad siya ng boyfriend niya papasok sa kwarto. Yung simple, nagsigawan na doon ako naman, dinig na dinig mo doon sa baba, di ba? So magkatabi pa kami ng kwarto. Yun pala, pinagsilusan dahil ko sa akong kauban sa trabaho, pinagsilusan pala ako ng kasamahan ko sa trabaho na babae, yung girlfriend niya. Kasi nga yung, ito naman, kasi nga mag-boyfriend sila eh, di ba? So everyday, nandoon yan sa trabaho, bumibisita yan doon sa ano, bumibisita yan siya doon sa trabaho, di po, punta yan doon sa girlfriend niya. Pero ako naman, pag dumadaan siya sa akin, hi Mark, gumagano siya, hi. So ako naman, wala akong umalis yun. So ako, hindi ako nagpumalis talaga. Tawa lang talaga. Pero yun pala, minamali ng girlfriend niya. So ako naman, pilit ko inintindi yun. Kasi yung boyfriend niya matangkad. Kung siguro, kaya naana na lang ko na, pinaano ko na, siguro na insecure siya or nagselos siya kasi kung tutusin kami naman talaga bagay ng boyfriend. Eh, boyfriend niya, varsity na ang Ateneo siya, maliit siya pa. Siguro siya mga 4. 4 lang yung height niya. Hindi ko pala alam na insecure siya sa akin or pinagsisilosan ako ng boyfriend kasi sa the whole away nila sa taas, yung pangalan ko ba, yung pangarating sinisigaw-sigaw. Oh, yeah, I know you cannot understand me, Sir Badakal Pramon. So, yun, ang dami pang nangyari after that. So, ganun talaga ang nangyayari. Kaya, ako natutrauma na ako. Natutrauma na talaga ako. Ganyan. Okay? Kaya, ayoko nang mag-friend na as much as possible yung mga babae kasi complicated. Para sa akin, complicated. Nadadamay ako sa mga problema nila kahit wala akong alam dyan. Kahit hindi ako wala akong alam. Kaya nadadamay ako, parati na lang ako napunta sa third world at napunta ako sa third party. Uy, kawawa naman ako. Okay, hindi ako deserve ng ganyan, okay? Hindi ako deserve ganyan, alright. So, ayan. So, this is our story for today. Guys, thank you so much for being here in my life. Welcome back to my life, Sir Badakal Pramod, and this is